Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa unang pagkakataon, lumahok sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang Persons Deprived of Liberty o PDL kahapon, alinsunod na rin sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa mga bilanggo na lumahok sa eleksyon na lokal na level. Subalit ang problema, marami sa mga inmate ang hindi kilala o kulang ang impormasyong alam tungkol sa mga tumatakbo sa posisyon, gaya ng ilang mga PDL na nakapiit sa Nubilibid Prison na nakarehistro sa barangay poblasyon sa Muntinlupa. Pag-aamin ng ilang mga bumoto, basta kung sino na lang ang binoto nila at umaasang ang mga ito ang nararapat sa posisyon. Saad naman ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Garcia, pinayagan nila ang pamamahagi ng sample ballots mula sa iba't ibang kandidato para makilala ang mga ito. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ang pangangampanya sa loob ng NBP dahil sa seguridad. Bagamat maaring tama o mali ang kanilang napili, Annie Garcia, ang kanilang napili ay refleksyon lamang sa demokrasya sa bansa. Para naman kay Bureau of Corrections o BUCOR Director General Gregorio Katapang Jr., maiugnay ang kawalan ng kaalaman ng mga PDL sa mga kandidato sa pagiging biglaan ng desisyon ng SC. Kaya naman pangako ng BUCOR na pag-iigihan pa ng kawanihan ang pagpapakilala sa mga nasa piitan sa mga kandidato sa susunod na halalan, gaya ng pagbibigay ng leaflets ng mga tumatakbo kung saan nakalagay ang kanilang profile at plataforma. Nais ng mga botanteng nakaboto sa malls na isagawa muli ang mall voting sa susunod na eleksyon. Nakipag-partner ang COMELEC sa dalawa sa pinakamalaking mall operators sa bansa para sa pilot testing ng mall voting sa 11 mall sa Metro Manila, Cebu at Albay para sa tinatayang 60,000 registered voters ng barangay at SK elections. Sa SM North EDSA sa Quezon City, kapansing-pansing mas maluwag at mas komportable ang pagboto ng mga botante ng Barangay Alicia. Gayon din sa Robinson's Magnolia sa parehong syudad. Bagamat nagsimula ang voting hours bago pa man ang mall hours, siniguro ng mall operators na available sa mga botante ang restrooms, escalators at elevators. Tiniyak ding accessible sa mga may kapansanan ang mga pasilidad ng mall. Paglalarawan ni COMELEC Chairman George Garcia, isang wonderful experience ang pilot testing ng mall voting. Kung sa polling precincts sa eskwelahan na ang reklamo umano ay mainit, masyadong malamig naman daw ang reklamo ng mga botante sa mall voting. Umaasa naman si Garcia na magkakaroon ng nationwide implementation ng mall voting sa midterm elections sa 2025. Lumapag na sa Maynila kahapon ang kauna-unahang US airline na lumipad ng non-stop mula Estados Unidos patungong Pilipinas. Bandang alas 5 ng umaga nang lumapag ang United Airlines Boeing 7777 jet mula San Francisco to Manila sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan sinalubong ito ng water cannon salute. Dumalo sa arrival event si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ilang opisyal ng Department of Transportation o DOTR at ang Department of Tourism o DOT. Sa pagpapasinaya ng non-stop flights ng United Airlines, araw-araw ng may direct flights mula San Francisco to Manila at Manila to San Francisco. Hindi lang nito mababawasan ang oras ng biyahe pa US at pabalik ng Maynila na kung dati ay may connecting flights at stopovers pa sa ibang bansa, nagpapakita rin umano ito ng gumagandang economic, cultural at bilateral relations sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ayon pa sa United, titiyakin itong reasonable ang magiging pasahe sa mga Pinoy. Pagsisiwalat naman ni Carlson, maaari pang madagdagan ang American carriers na magkakaroon ng direct flight pa Maynila. Bago pa ilunsad ang United non-stop flight, tanging ang Philippine Airlines lang ang nag-o-offer ng direct flights pa Amerika. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.